Magandang araw. Kasi nga, bagong kontrata naman yung pinirmahan ko. Ito yung pinakaayaw ko, ang kukunan ng dugo. Hinihinalag yung mga kalamnan ko pag kinukunan ako ng dugo. Kalaki naman kasi ng karayom. Before nga mag-de-off kami ni Dong, nakita namin tong albay. Kasi sa Dubai Mall, pinipilahan to. O ayan, diba, ang daming taong pumipila. May brunch sila sa Satwa, kaya itatry namin ni Dong. Ito na nga, naglalakad na nga kami ni Dong papunta doon sa albay restaurant na yun. Medyo malayo-layo siya. Pero okay lang kasi may time kami nung mag-explore ngayon kasi day off namin tomorrow. Hindi talaga kasi kami nagluluto pag Sunday night kasi pahinga namin yun ni Dong. At habang naglalakad nga kami ni Dong papunta doon sa restaurant na yun, ayan. Nakabili pa ako ng pantulog. Ang ganda nito. Mura lang kasi siya at ang ganda pa. Baka mabili pa ng iba. Sabi nga ni Dong, inuna mo pa yun. Gutom na yung kalamnan natin. At may pop ice din pala dito banda. Gusto ko nga dyan kumain na lang. Kaso si Dong gusto niyang itry yung albaik na yun kasi na-intriga siya o diba, ang daming taong nakapila. At syempre, first time namin dito, hindi ko pa alam kung anong orderin namin kaya yun na lang nasa picture yung orderin ko. Habang nag-aantay nga ng order, dito ako sa labas nagtambay kasi madaming tao sa loob. At naalala ko dati, sa likod na yan, dyan kami nakatira. O tingnan nyo naman diba, ang daming nakapila. May dine-in din sila pero hindi kami kumain ni Dong doon kasi madaming tao, walang available na upuan. Kaya dito na lang kami ni Dong kain. May kasabay nga kaming kasunod namin dito din siya kumain. Medyo mora lang yung iba nilang pagkain kaya pala si siya pinipilahan at malaki yung sandwich na yan. Iwan ko kung magkano yan basta medyo mora lang siya. Parang 30 plus lang yun lahat. Dito na lang namin to kakainin kasi nga medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin pag sa bahay namin to kainin. Kaya wala nang hiya-hiya. Dito na lang kami sa gilid kakain. At ito din pala na order namin to. Hindi din kasi namin na malayan kung ano yung in-order namin kasi inuro na lang namin yung nasa picture. Sure, yun ang bibili namin kasi nga first time pa namin. Yung nagustuhan namin ni Dong na in-order namin, yung sandwich na malaki, good for two na siya. Sa day off ko nga, sinamahan ako ni Dong. Ayan, wala naman siyang gagawin sa bahay, kaya sinamahan niya ako. Medyo malapit lang naman yung pupuntahan kong medical. Hindi kagaya dati na medyo malayo yun. Dati, hinahatid sundo pa kami papunta sa medical kasi medyo malayo yun. May driver na naghahatid sundo sa amin that time. After kung matapos sa lakad ko na to, may pupuntahan din pala ako kasi may appointment ako sa dental. At sinote ko na din pala tong shoes na to, bigay to sa akin. Ang ganda, napaka-comfortable. Mas comfortable to kaysa yung binili kong shoes. Nag-taxi na din pala kami ni Dong, hindi na kami nag-bus kasi medyo late na ako dyan. Parelax-relax lang kasi ako sa bahay. Akala ko wala akong lakad. Meron pala akong appointment sa medical. At yun na nga, medyo napamahal tuloy sa pamasahe. 3 dirhams lang sana yung sa bus. Tirik na tirik yung araw o mas okay na din palang nag-taxi kami kasi kung bus yung sasakyan namin, medyo maglalakad pa kami. At andito na nga ako sa destination kong to. First time kong magpa-medical dito. Sobrang bilis lang namin natapos. Medyo madaming tao pero mabilis kasi yung mga staff. At tingnan nyo naman yung loob, may pa-dekorasyon pa. Ang ganda. Ilang minuto lang ako dyan nag-antay. Tapos, sobrang gaan ang kamay nang kumuha ng dugo sa akin. Nakaka-amaze talaga sa ilang beses kong nagpakuha ng dugo. Ito talaga yung pinaka-mild na nagawa sa akin. Andali lang, walang sakit. Walang sakit. Ang galing. Dumiretso na nga din ako dito sa dental clinic na to kasi paayos ko na tong bungi ko sa gilid. Sobrang tagal na nito pero ngayon ko lang siya napaayos kasi ngayon lang ako nagka-budget. Mahal kasi siya 1.5. Ayun nga, dalawang beses pa ako babalik dyan ako. Mas masakit pa pala yung turok ng anesthesia sa gums ko kaysa doon sa medical na pinaghandaan ko pa naman yun. Kasi akala ko yun ang pinakamasakit. Yun pala, yung injection pala sa gums yung napakasakit. At ito na nga, ang sarap ng to. Yo, galing yan Pinas, pasalubong nila ate kasi umuwi sila ng 5 days doon, sana all. At saka pinartneran ko nitong lauoy yan sa Bisaya, sinabawang gulay lang siya, sobrang perfect ng combination. At meron din palang mangga na may bagoong, nako sira dito ang diet. At ito nga si Dong hindi to mahilig sa gulay pero napakain siya ng madami. At pinartneran niya ng toyo, sabi niya, magluto pa daw ako ng ganun ulit. O diba, at least pumasa yung luto ko kay Dong. At bumisita nga
ngayon si Jana sa amin, nagdala siya ng 2 ice cream at pizza. O diba, kasi addict din yan sa tuyo at saka gulay. Pareha kami ng trip noon. At sakto naman, ang daming naka-deop sa amin pang Monday. Siguro isa lang dyan ang pumasok sa amin. Kaya lahat nakakain ng pizza, ang saya. Sabi ni Jana, may birthdayhan bang nagaganap dito? Kasi andun daw kami lahat. At syempre, yung mga ka-roommates ko, pag nag-deop yan, hindi pwedeng walang alak. Kaya ayan, Red Horse talaga yung gusto nilang inumin. Pero sabi ko, para matagal maubos yung alak nyo, yung gin na lang. Ginawa ko siyang parang juice. O para hindi nila mamalayan na ano, nalasing na pala sila. Kasi parang juice lang yan. Medyo masaya talaga dito sa amin pag Monday. Kasi ang dami naming nag-o-off. Tapos yung mga trip namin, sinasabayan din ng mga ka-roommates namin. Kaya ang saya talaga dito lagi. At bumili din pala sila ng karaoke na yun. Yung malaking karaoke na yun. Para lagi daw magulo yung bahay. Charis. At si ate, napaka-supportive. Nagluto din siya ng pampulutan. Galing daw yan sa anak niya. Kaya niluto na din niya. At ito na nga, nag-start na yung session nila. At pinapunta ko na din pala si Lynn, yung ka-roommates ko dati. Ayun, nagkita-kita kami dyan. Medyo malapit din kasi yung bahay niya at saka day off niya ngayon. Kaya pumunta na siya dyan. At humabol tong kapatid niya si Pearly. Galing siya sa work. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, Be, anong ulam? Dyan ako kakain. Sabi ko, nagluto ako ng giniling. Pero hindi siya mukhang giniling kasi nga, ang daming patatas. At ayun nga, uwi na tong mga to kasi may pasok pa yan tomorrow. Nakaubos din yan sila ng 2 gin. Pero ako, panggulo lang, hindi ako uminom. Chai lang yung gusto ko.